Merry Christmas! Merry Christmas, guys! Mas mainit? Mainit na lang. Okay, ma'am. Yan lahat ata. Legit. Sweethearted Christmas. Ooh, ganda. Ganda. Wow. Kakape muna tayo. Kasi ang lamig sa labas. Tapos tumutunog na yung ano ko. May tawag doon? O, yung parang pang ano, pagka ready na yung food mo, tumutunog na siya. Tapos may mga naka-line up na next sa akin. Hindi nila i-release yun hanggang hindi ko nakukuha yung akin. So, kailangan ko sino yung nauna doon. Kunin niyo yung sa inyo pag tumunog mo. So, ilang beses nang tumutunog, nakita ko yung sa akin ng pala inaantay bago i-release yung susunod. Sarap. Kasi sobrang alat na nalasa. Yung iba kasing ramen sa Pilipinas, parang sinobran na lang ng alat para malasa. Or sinobrahan ng milk. Parang siya beef marinade. Guys, kung meron kayo recommendation, isa sarap na ramen sa Japan, please comment it down. Siguro kung i-rate ko siya, 6 lang. Ito, ng katsu dalawa, tapos para siyang set, tapos may cabbage. So guys, yun dito, clean as you go. Tapos yung tray nyo, kung saan kayo bumili ng food, dun nyo din ibabalik yung tray. Tsaka yung mga ano, hindi sila masyadong nakakaano ng English. Talagang purong Japanese yung mga crew, mga service. Bahala na kayo mag-sign language dito. Kung anong gusto nyo, ituturo nyo na lang. Hindi mo na, anong bahala ka po. Hindi kanya na mabigay sa akin yung mga nasa worth 1,150 na ano, na ramen. Sabi ko, ay, no, number 2. Mahala niya, dalawa binibili ko. And number 2. Wow. Merry Christmas! Merry Christmas, guys! Mga sabi nila, ang daming ano. Pagpunta sa mga train stations, ang daming mga stall. Tsaka mga kainan.
Grabe, malulula kasi sobrang dami. So, gagamitan namin yung aming Osaka Amazing Pass. So guys, may mga locker pala dito sa may mga train stations in case na marami kayong dalang gamit. So yan. Magkano yan? 600 yen. Gano'ng katagal? Ani? Para at least wala kayong dala-dala pag nag-iikot kayo ng Osaka. So nalagyan na namin yung gamit. Then step 2. 30 naman, meron nung 600. Mahilig silang magsukli dito ng mga coins, guys. So ipunin niyo yan para magamit niyo sa... ganito. Oh, it's locked! Pagka mayroon kayong mga maliliit na gamit, pwede nun sa maliliit. Pero for example, kung may luggage kayo, maleta kasi dito ganito. Malaki. 800 yen. So, kanina yung dalawang paper bag namin, ito. 600 yen lang. Cute nung mga students kanina, liliit. Tapos ang ganda nung uniform nila. Makeup, tapos same uniform. It's navy blue. 4 PM na. 3:49. Almost 4 PM na. So, ganito na yung ano niya. Medyo medyo padilim na. Medyo delay na tayo sa tour natin sa Osaka. Kasi masino na talaga namin yung damit. Otherwise, wala kaming isusuot sa mga susunod na araw. Kasi dala ko lang kagabi. Dala niya lang hoodie. Hoodie lang. Pero di kaya, kailangan meron kayong inner na heat tech talaga. Saka yung tights ko nawala eh. Dati yes. Meron ako, tas nawala, di ba? So kailangan namin bumili pa ng mga innerwear. Sobrang importante nun, guys. Pag pupunta kayo sa malamig na lugar, dapat meron kayong base na heat tech. Tas ultra warm, ganun. Meron pa tayong 2 hours. Parang ang sarap mag-aral dito dahil sa uniform. Gusto ko yung uniform nila. Sa Korea may ganyan, yung marirent na na uniform for a day. Pag gusto nyo lang ma-experience. Ewan ko lang kung sa Japan meron din. Ang ganda ng sky! Oh my God! Hi! 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 Nakalbo na yung mga puno. Wow! It's the fall season. So dati, bago ako mapasok sa castle, dadaan ka muna sa maraming gate. Siyempre, hindi mo pwedeng infiltrate agad yung harian. Marami siyang layers. Kita nyo kanina yung maraming malaking dance. Hindi ko alam kung pa-close na ba siya or kunti na ng tao kasi hapon na. Hapon na kami nakapunta kasi nga nag-shopping pa kami. First time mo ba dito? Nakapunta na ako dito. Ah, nakapunta na siya dito. So ako first time ko dito. Ang ganda rin yung skies. Ay, papasok pa lang tayo. So bago ako makapasok, ang layo na lalakarin mo. Oh, wala na siyang tubig. Naging mga halaman na siya. Siguro may mga buwaya din yan dati. Para pag may nagtangka na mag-swim or mag-boot, lalapain. Yay! We're finally here! At Osaka Castle. Ang ganda! Pwede ba pumasok dyan sa loob? Oo,
Oo, may pass na tayo. Pwede. Oo. Hanggang taas? Pwede? Parang restricted area na yata yung taas eh. Ah, may mga shops and ano. Cafe, restaurant. Hotel na tayo. Hotel din. Before I end this video, I'd like to announce the winner of our recent Christmas giveaway. First, I just want to say thank you to everyone who participated and took the time to comment and share your answers. I read all your comments and I'm really hoping that one day your ideal Christmas celebration will come true. Winner will be selected through a random picker. And so, the winner is Rex Calderon. So if you're watching this, please do send me a message on my Instagram or Facebook page to know how you can claim your prize. Now, back to the video. Hi! Hi guys! So kahit saan dito sa Japan, common tong merong mga vending machine. So pwede kang bumili ng mga drinks. So bili tayo ng water kasi kanina pa kami hindi umiinom ng tubig. Wala naman siguro yan. 1:30, wala naman mga drinks. Susuklian ka na lang yan. Pero sana hindi puro bariya. Kailangan mo nga pindutin niya para sa kule eh. Saan? Yung nasa right na. Ito. Back coins! Pero okay lang, pwede naman ito magamit. So medyo magagabi na guys. Padilim na. 4:30. Pero 4:30 pa lang. So pasok na tayo ngayon sa Osaka. Gamitin natin yung Osaka Amazing Pass natin na munti ko pang mawala. Kakashoot! Diyos ko. For the vlog. Yes. Buti nilang nahanap ko pa siya. Nandun, naiwan siya sa may ano. Nalaglag ko ata siya habang... Kung sa labas mo siya nalaglag. Yumuyo ko. Kung sa labas ko siya nalaglag, wala na. Ayan na. Tilted na si Hardy. Sabi ko siya kanina, akin din sa mo. Hindi. Oo. Nagmamarunong kasi ito. Kakaloka. Let's go! Buti nilang nahanap ko pa. Pero parang wala naman yatang kumukuha ng gamit dito. Wala naman. Pero yun nga lang. Pero syempre, di ba, pag nahanap mo na. So, bumili kami ng ano hand warmer sa Shopee, guys. Pero syempre, mas mahal to pag sa Pilipinas mabinili. Unlike dito, magtitingin tayo mamaya sa Dotonbori. Kasi mas mura yung mga maramihang pack nila. Ito yata nasa 80 pesos, no? Mga ganun. Oo, parang 80 para sa one pair. So, pagka binuksan mo siya, kailangan mo na yata siyang gamitin. Ready to use na siya. Actually, ngayon ko palang din siya gagamitin. Hindi ko alam kung paano. Warm heats up in 15 to 30 minutes. So, 15 to 30 minutes antayin mo siya para mag-heat up. Tapos, lagay mo yung siguro sa dito. Galing yan. If heat decreases, expose warmer to air and shake. Ay, hala, parang umiinit nga. Wait? Oo. Agad? May something. May mainit sa loob. Uy, guys, bawal magtapon dito kung saan-saan ah. Kung walang basurahan, ibag nyo na lang. Correct. Pero meron nyo. Pero meron naman. Pero yun nga, pagka walang basurahan, huwag nyo ipilit. Huwag tapon ng tapon kung saan-saan. Kasi wala tayo sa bansa natin. At baka deport. Maano tayo ng basta-basta. Sa may bahay, ang aming bati. Gali. Okay, let's go. So ayun guys, di na kami nakapasok ng Osaka Castle kasi hanggang 4:30 PM lang daw yung last entry and hanggang 5 PM lang open yung Osaka Castle. So ang gagawin na lang namin dito is magpipicture-picture na lang kami sa labas. Ang susunod na gagawin namin is babalikan lang namin yung mga gamit namin dun sa locker kanina sa may train station. Tapos iwan yung gamit. Tapos iwan namin diba? Dami sa hotel. Dami natin binili. Yeah. Okay. Let's go. Change outfit. Para ready na sa lamig. Kasi sobrang lamig paggabi guys. Lalo na pag humahangin.
maglalakad na lang kami going to Dotonbori kasi malapit lang. Walking distance lang siya. And gutom na rin kami. Super gutom mo na. I'm excited to try food. Takoyaki! So, marang kumain ng benteng. Benteng kalabaw. Wow! So, lalakad-lakad lang kami dito. Going to Dotonbori. Ang ganda niyo. Cute! Meron yata river cruise eh, no? Pero by schedule lang. So, kailangan check niyo yung schedule. Wow, sobrang lamig. Ang sarap dito pagka mag-beer ka, or kain. Pero na-expect ko Dotonbori, parang maingay, maraming tao. Parang hindi ko pa feel. Or baka malayo pa kasi. At yun yung Dotonbori, kasi sobrang mailaw eh. Ayun o, sa may side na yun, na nakikita niyo yun, sobrang mailaw na yun. I think yun yung Dotonbori. Cute yung mga building dito, parang mga 1990s na pre-reserve. Tapos, inayos lang ng konti. So, parang maliit nung ano nila. Maliit yung space per building. Ah, here. Under overpass. May river cruise. May river cruise. Woo! May river cruise. Sa Amazing Pass nyo guys, merong mga ano doon, inclusive na activities na pwede nyo gawin. So, check nyo na lang dun sa voucher nyo sa club. Or dun sa website mismo. I can smell the food. I can smell anything. Gutom na ako. Hungry. Sobra. Pwede. Ang wala sa nakain natin. Kanino pa ito eh. Hindi na kapag-snap eh. Oo, hindi tayo nakapag-snap kasi nga sabi natin kakain tayo sa ano. Dotonbori. Ay, yung sa ano. Way, dito masarap din. Yung curry. Sheesh! Oh. Guys, ito na. Ang feel ko na. No, which yan? No. No pork, which yan? Sige ba yan? Tigli ko man dati, ano yan eh, carpool yun lang siya mali eh. Pero since digital na, 2022 na, dumaning pandemic at lahat, digital na siya. Ano na siya, LED, tas Glico, ganyan. Dati maliit lang yan, sing laki niya siguro yung 6P doon. Itong 6P na yan, ganyan na siya kaliit dati. Tapos, syempre hindi mo siya masyado makikita. Meron na picture niya dati. Oh, so nakapunta ka na dito nung ano pa siya, tarpaulin? Tarpaulin pa lang siya dati. Wow! Oh, nice! Gusto nila makapag-picture, kaso maliit lang talaga. Pero ngayon, solid na siya, ang laki niya. Gandang spot niya yung dito, banda. Maganda rin yung spot dito, hindi kayo masyadong crowded. So dyan guys, medyo marami kayong kaagaw. Medyo marami lang. Lahat yung nakakano, so hindi kayo makakuha solo pin. Meron din nagko-cruise dyan, pwede kayo mag-cruise. Kung gusto niyo ng cruise, may bayad yan. Pero, pag naka-busy pass kayo, libre. Yes, sir. So, medyo puno ano, sabihin niyo pila yan. Kung puno siya, sabihin niyo pila. Let's go! Oh, grabe, dati nung uso-uso yung kantang yan. Ang daming laging piniplay sa radyo. Sobrang daming food choices. Nalilito na ako. Sobrang daming foods, malulula ako guys. Ito talaga nilook forward ko sa Japan, yung pagkain. Ha? Sobrang daming takoyaki. Oo nga. Parang bawat step mo merong nagtitinda ng takoyaki. Let's try takoyaki. So, first... Siyempre, hindi kompleto ito kung hindi ka nabibig. 500 and 6 pieces. Pero dito, ang laki ng octopus na sa loob. So first, ang appetizer pa lang to guys. Main yet. Octopus yung nalambot ko. Pero ganyan yung laki yung serving ng octopus. So, kasi laki siya ng thumb. Ayan lang.
Diba? Masyado. Ang sarap nga. Yes. Tsaka yung init niya, hindi yung init na nakakapaso ng dito. Hindi ko ganun yun. Lumamig na ba? Okay, next. Yeah, parang mas matatagalan kang pumili ng pagkain. Sobrang dami. And parang lahat masarap. Ay, ito. Sushi. Ah. Oh, ito. Yan. Two, one, two. Dada na. Anyo? So, may nakita kami na restaurant dito sa Gotenburi na may mga sushi. And ang order namin is mixed platter ng sushi and then salmon sushi and also one beer. Hindi ko alam kung ano yung pangalan ng store. Ito. Sake Sushi. Hindi ko alam kung paano pronounce. Correct mo na lang. Sake Sushi. So guys, suggest ko lang, kapag pupunta kayo ng Gotenburi and gusto nyong matikman lahat ng food dito, siguro mas okay na, or try nyo na pakunti-kunti yung kinakain nyo kada store. So parang titikman nyo lang talaga, ganun. Tapos maghati-hati kayo. Tapos, tatry nyo na yung ibang shop, ibang menu, ibang food, ganun. Para at least makarami kayo and mas marami yung matikman nyo. Pero kung malakas man kayong kumain, okay lang din naman na umorder kayo ng per set or per, na one menu per person, parang ganun. One food per person. Kung gusto nyo talaga na busog na busog. So, ito na yung salmon sashimi. Go try it. Lagyan mo din ako ang tingin ko sa sabi. Kung yung fresh yung sabi ko, magawa lang. Paano mo nalaman? Ayun, hindi siya yung powder. Yung powder yung fake. Ito yung legit. Yan ang alam mo ako tingin niya. Panorin mo ako. Ganyan yung last yun yun. Ito yun. Ito yun. Napapatahimik na. Ganun yun. Kasi excuse me. Sobrang dikit na dikit naman itong chopstick. Huwag ko mahiwa. Kunti lang wasabi na lagay ko kasi hindi ko kaya. Yung masabi niya, hindi yung gumuguhit na legit sobrang ano. Legit yan. Yung masabi niya, ano na yun? Not legit. Oh. Ito, kaya mo ito guys. Ito ang fatty tuna. Tignan mo, ang tawag sa potoro. Tignan mo yung marbling niya. Fat. Sa rare part ng tuna. Ito yung mahal. Yan yung solid. Yung tuna na, ano, na normal yung red. Yung gano'n. Oh, yung parang normal. Pinkish yung na diretso. Wala siya. Ito fatty yan. Pag natikman mo yan, wow. Melt siya sa mouth. Sobrang lambot. Pa.
cuts niya, nag-a-add ng kayo please, parang hindi kayo makakapag-dine-in ng sobrang marami. Konti lang yung kaya niyang i-accommodate. So yung Dotonbori guys, nagka-close at 2 a.m. So, marami kayong pwede pang mapuntahan or makainan dito. Hanggang 2. Ito ba niya ito? Ito siya pag ito, pang-reseto ng palate. So, kanyari, medyo matapang yung nakain mo. Or ano, ito lagi masalila mo ganyan. Radish ba ito? I-reset niyo yung palate mo. Next na malasahan mo, reset na ulit. Wow, sarap! Grabe yung sushi. Sobrang fresh. Yung salmon. Tapos ang lambot. Ang chewy. Tapos parang nag-melt siya sa mouth ko. Sobrang sarap. Solid. Yes, sir. Must try in Japan. Okay, next! Ay. Oh, okay, next! Let's go! Yung beer na sinaserve dito, napansin ko, puro Asahi lang. Kaya nga eh. Yeah. Baka saan siya, support local. Yes. Wow! Sobrang dami pa. Kaya pa ba ng chan mo? Wow. Oh, puno ata. Ang cute oh, parang Gyoza matcha. Basta green matcha agad. Premium custard. Hindi ka. Premium custard, sweet potato red bean. Sorry. Sige, ano, red bean. Para lang ma-ano natin. Tikma natin yung pang-ano talaga. Kasi di ba yun yung usually na sikat dito sa Japan? Pag yung red bean. Ewan ko, siguro. Doon na pala agad yung sir. Baka lang ka time doon. Ako din eh. Oopsie. Gino tayo. Kasi bawal nung maglakad habang kumakain. Video kita. So yeah, tatryin natin yung red bean na fish shape siya. Sikat yata siya dito sa Japan. Kahit ayaw mo. Actually, ang gusto ko sana yung custard. Pero nakain ko na kasi yun sa ano yun, sa Miloson. So medyo familiar na ako. Wow! Medyo alam ko na kung ano yung lasa niya. Oh. Pero ito kasi kakaiba, red bean. So wala kasing ganito masyado sa Pilipinas. Kaya gusto ko siyang i-try. Aba, go! Ang bango niya. Wow. Lilik pa. Parang ito yata yung takoyaki. Mas mainit. Mainit na loob. Okay, ma'am. Pero ang sarap. Aga? Tapos yung bread pa, medyo buttery, na milky, ganun. Kaya, di ba balance siya? Hindi ganun ka overpower yung lasa ng red bean. Sobrang laki nung... Sobrang dami ng red bean niya. Ayan. Solid. Yes. Tang init. Kakaluto lang. Ang init ng loob, kakaluto niya lang talaga guys. Pero yun nga yung maganda dito eh. Dapat kakainin mo siya bang mainit pa. Kasi nga, sobrang lamig ng weather. Sama. Ano? Sobrang init naman. Naiyak na. Ganun kainit. Naiyak na ako. Kanto. Kanto yung masarap. Crisp. Mm. Ano? Medyo crispy. Ayaw yung gitna kasi. Mainit. Sobrang init ng nasa gitna. Yung feeling niya. Grabe yung ano niya, yung bread niya. Bagong luto talaga. Crispy pa eh. So, ito ang bundot eh. Akin yung mainit. Akin yung mainit. Oh, ah, pumuntot. Sarap. Yummy. Ayan. Abay ang pila. Gusto mo pa isa? Hindi. Yung matcha niya sana. Ayun, you know, sobrang dami ng pila niya guys. Sobrang haba ng pila. Maraming umorder din. Hindi ko alam po yung pangalan ng pila. Pero ayan. 260 yen. Hindi natin. Hanta na yun. Oo ko lang. Thank you.
That's all for my Japan vlog. Please don't forget to like, subscribe, and follow me on my social media accounts for daily updates. And I'll see you guys on the next one.